yung 5 years validity na driver's license mo, e gawin nating 10 years. Wala nang hassle sa pabalik-balik na pag-renew at makakatipid ka pa. You want that? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa GT. Good news mga ka-GT. Last 2017, na-approve ang Republic Act 10930 at ngayong October 2021, ito ay ipapatupad na. Naglalayo nitong i-extend ang validity ng mga non-professional at professional driver's license into 10 years. Pero, huwag muna ma-excite masyado. Sasagutin muna natin ang mga katanungan tungkol dito. Number 1. Sino-sino ang mga pwedeng kumuha ng 10 years validity na driver's license? Number 2. Ano ang mga requirements? And number 3. Magkano ang babayaran para dito? Ayon sa batas na ito, ang mga pwede lamang kumuha ay yung mga tao na meron ng 5-year validity driver's license, either non-professional or professional driver's license. Ibig sabihin, kung ang 5 years validity driver's license mo ay malapit nang mag-expire, sa next mo na pag-renew, eh pwede kang makakuha ng 10 years validity. Number 2, requirements. Maliban sa mga regular requirements na lagi natin kinukuha sa pag-renew ng driver's license, isa sa number 1 rule dito ay dapat wala kang ni isang traffic rules violation na nakasaad sa Republic Act 4136 and other traffic laws, rules and regulations sa loob ng 5 taon. Yung pagpapalawig ng ating lisensya hanggang 10 years, mangyayari ito sa starting October 2021. But hindi lahat ng driver's license possessor makakapag-enjoy nitong 10-year validity ng license kung siya ay merong demerit point. Ibig sabihin po, dapat wala kang ni isang demerit point sa record ng LTO. Ang demerit points ay pwedeng makuha sa violations na galing sa LGU, MMDA, at iba pang ahensya na pinahihintulutan ng LTO na magbigay ng violation tickets. Ito po ang sample picture ng mga violations na merong demerit points at marami pang iba. Ngayon, kung hindi ka sigurado na ikaw ay merong demerit points o wala, pwede mo itong i-check sa inyong bahay gamit lamang ang internet at LTO portal. Tignan ang video na to. Napakadali lang. Search sa Google ang LTO portal and mag-login gamit ang iyong account. By the way, kung wala pa kayong account sa LTO portal, pakitignan ang video na to. So once nakalagin, makikita natin ang 5 options na yan. The only option na kailangan nating i-click is si Violations. Once you click on that, makikita natin ang demerit points na meron ka sa record ng LTO. Pag nakita mo 0 points ang iyong demerit points, congratulations! Pwede kang makakuha ng 10-year validity driver's license. Panghuling tanong, meron nga bang nabago sa proseso ng pag-renew at magkano ang babayaran? Well, same pa rin po ang proseso ng pag-renew ng inyong driver's license. Kumuha ng medical certificate at pumunta na sa LTO. Make sure na dalhin ang lahat ng requirements na nabanggit ko kanina. Para naman sa bayad, wala pong sinasabi si LTO na dadagdagan nila ang fee para sa renewal ng mga driver's license, which sounds good so far. Kanilang magagamit sa loob ng 10 taon. Wala naman kaming iniisip na karagdagan dahil halos ang proseso, ang material na gagamitin, halos pareho lang. Ano? Kaya we think hindi man necessarily na gagasta kami ng para gawing 10 years. So I hope nalinawan po ang lahat at ang video na ito ay nakatulong sa mga motorista nating Pilipino. Thank you so much for watching. This is GT again saying ride free and ride safe. Peace!